Dito. Naging part kayo ni Senator ng ang probinsya, no? Yes. Naging close kayo sa ABS-CBN kay Coco. How do you feel na ngayon may threat si Pangulong Digong sa hindi pagre-renew ng franchise ng ABS-CBN? We're hoping na kasi hindi kami makapag-comment sa issue. It's a personal issue, di ba? Wala naman technicalities or anything. So we're hoping na the two groups, sila, si Presidente, at saka ang ABS, magkaupuan minsan, magkamalinawan ko, ano ba talaga, baka pwedeng pag-usapan, ayusin na lang. Kasi sa kanila lang naman yung pinag-usapan. Ang kami, ang concern lang naman namin, if it will go down the line, eh yung mga mawawalan po ng trabaho. Ngayon lang naman, isa na ako dun sa mawawalan. So hindi ba pwedeng mag-mediate yung mga malalaking na yan, katulad nila? Pwede naman. I mean, marami dito sa minister, nag-mediate, kami, nandun kami. Ano na-concept nyo na si Duterte? No, Bong Go, through Bong Go. Kasi kasama namin siya sa house at saka yan yung mga malalapit kay Presidente, di ba? So, pwede naman pag-usapan. So, pero ba ngayon matigas pa din? Matigas pa. Wala pa kaming feedback. So, hoping by January, alam ko final na sa lower house. Pero aantayin lang namin. Pero kasi, given the time frame that we have now, is it still possible? Yes! Yes, it's possible po. Once naayos naman lahat yan, kasi sa passage naman from Congress and then sa Senate, tapos na, pipirmahan lang yung Presidente. Anong chances? Right now, 50-50. Hindi ko pa alam kung ano. Kasi wala pa hong gumagalaw eh. I mean, sabi nila by January pa. Dahil hindi pa naging priority as of this month dahil because of SEA Games. So, ang daming issues na inayos nila, the budget is there, so they're hoping by January, gugulong na yung sa franchise. Pero sa pagkakara, sorry. Is it true na pwedeng i-veto ng Presidente? Kaya naman, yes. Kaya i-veto. Kaya i-veto ng Presidente. Once na may powers pa ang Presidente, i-veto, ibabalik sa Congress. So, we'll see. Kaya nga sabi ko, ang hope and chance natin, eh, sana magkausap sila. Maayos po yan for the sake of the many Filipino people na nagtatrabaho sa industry na mawawalan talaga ng problema. Mark, sa pagkakaalam mo, ano ba talaga ang pinagmulan ng problema at anong problema? Hindi ako masyadong aware, familiar dun sa kung saan nagugat yung issue. Pero I just heard si Presidente, of course, nagsasalita sa national about campaign ads. Hindi pa tayo makakapag-comment dun because it's a technical aspect. Yes. Eh, kahit din naman kami, nag-replace lang ng ads eh, mula naman sa decision namin na gusto namin ito. So, hindi ko rin alam on the part of ABS kung sinong department ang may hawak ko. Hindi ko kami makapag-. Tsaka meron pa yung utang or something, ganyan, tapos sa tax daw, billions of pesos na dapat bayaran sa ABS. Billions of pesos, I'm not niwag masyadong familiar about that. Yun lang yung sa campaign na iniip na hindi. Yun lang ang alam ko about. Nag-start yung because of the campaign place at political ad. Doon mo nagsimula eh. So I don't know kung ano pa yung iba. Kaya nga sabi ko, at the end of the day, kung pwede naman mag-usap, pag-usapan na. But personally, would you vote for? For renewal? Yes, definitely yes. 100%. It's not only for ABS, but all the networks na nandyan. Kasi trabaho ko yan eh. I mean, industry yan eh. Kahit nga kung i-re-renew yung Regal, papabura ko dyan eh. Siyempre, I mean, di ba? It's a industry kailangan tulungan. Hindi dahil nasa ABS ka, pabor ka sa ABS, hindi dahil nasa GMA ka, nasa TV5 ka, or some other network. Kaya, since may close ka nga kay Coco, would you know kung may preparations niya? I don't know. Wala namang kami pinag-usapan. Parang wala namang kasi, internal. So, within ABS, wala namang usapan na, kunyari, ganito yung magiging alternative natin. So, wala po, wala. We don't know anything. But I'm sure, ABS is ABS. It's a big company, so meron silang mga think tank on just in case if it meron location, parang gano'n. Meron naman siguro silang backup plans or option. Ano ba yung list ka so far? Wala pang notice sa mga artista, wala pa kung sinasabi sa amin. So, I think everybody's hoping na marinig na. May pinaikot na petition letter. Sa tingin mo makakatulong yun para ma-convince si Pangulo? I hope. Kasi alam ko, yung petition letters are coming from individual person in groups na talagang maapektuhan kapag hindi ko lang yung franchise. So, I mean, at least may sumusuporta, di ba? May mga kanya-kanyang initiative.
tuwa-tuwa naman ho kami rin. At least hindi lang kami ang magsusulong, hindi lang tayo. Marami naman talaga. Not for anything else, not because hindi ka makaduterte, makaduterte ka. No, it's not. It's about the industry at saka yung trabaho. Mark, mahirap. Mahirap yung ganito na meron kang inaasikaso sa ABS tapos tatay mo malapit sa nasa politics. Yung parang kinakailang gumawa ka ng milagro para makatulong. No, hindi naman. I mean, actually, hindi. Or kayo ni Senator. Actually, blessing pa nga kasi nasa position ka mo. And not everybody is nabibigyan ng ganyang oportunidad. So, sinasamantala lang din namin na at least pwede kami mag-bridge. Isa kami dun sa pwedeng maging bridge na makatulong talaga. Nagbi-bridge right now. Kami po, sa on our part, ginagawa namin yung part namin para makatulong. So, I don't know with Senator Bong, with Manny Pacquiao, Senator Pacquiao, Senator Nito. Sina Congresswoman V. Siyempre, kanya-kanya mo yan. But at the end of the day, magkikita-kita kami pag pumasa na sa Senate talaga. So, antayin mo namin. So, but now, meron kami mga kanya-kanyang effort. What's your take? Senator Grace Poe is also there. Just in case, anong naman na mangyari na hindi marinig yung franchise, anong take mo sa... Of course, nakakalungkot po yun. But as an individual, sabi ko nga, isa ako sa mga mawawalan ng trabaho. But mas concern ako, aside from myself, is yung mas mga maliliit na tao. It's going to be a first in case. Na merong station. No, it would be the second. But from the 1986 Constitution, so it would be the first. It would be the first of this kind. Yes, yan pala. Si Vice Ganda, close kay Pangulong Digong, wala ba siyang ginagawa? Hindi ko masagot kasi hindi ko naman nung sila. Tsaka personal kasi. Personal kasi yan. So, kumbaga kami, we're doing our part. As kami. It's sa ABS, galing kami sa Pilipino. When you say kami, you and your dad? Me and my dad. Pero malaking maapektuhan ng popularity ni Digong kung sasakali ba. I don't know. Sana huwag naman umabot ko doon. Mark, last time kasi ang talagang tigas ni President Digong sa pagsasabi, you're out. Ngayon ba, lumalambot na pa. Sana. Parang hindi pa eh, no? Panirelemind niya pa parang. Na pwede pang hilutin. Kay Presidente, hindi ko masyadong, hindi ako masyadong makadikit pamilya kay Presidente ang personal. Although, before, nag-cross yung mga path namin as politicians kami, di ba? One ko ay nag-government. So, pero as close, hindi siya. Ano sabi ni Bong ko? Hindi ko nakakausap siya si Senator. Si Erpat sa mga nakakausap. May nag-quote yung Senator Bong ko dati. Sabi daw, maybe, siguro kilala niyo mas kung merong mas nakakakilala kay Presidente si Senator Bong. So, yun nga, we're hoping naman and praying for the best na yun, sana marinyo naman kung ano man yung tampuhan, ano man yung issue, maayos po sa maayos na pag-uusap, maasa tayo kasi lang mo talaga maapit. So, pag umabot tayo dun sa renewal, you'll see kung ano po yung susunod. Ayun. Yung initiative niya ni Sen, ano yun? Kaya yung nag-volunteer or personal, someone kasi kami talk to you? Wala. Wala naman talk to us on our own way. I mean, yun nga po yung sinasabi ko, we're not doing this because galing mo kami sa community. We're doing this dahil at least na rin. At nakikita namin yung magiging epekto nito sa mga kababayan natin na mawawalan ng trabaho sa industry. From artists to producers going down. Hanggang utility, makeup at artist. Malaking mas ano sa industry kami dun sa utility, makeup artist, employees, na let's say mga cashier, security guards. Ang dami yun yan, ha? Mas marami yung bilang. I don't know. Hindi ko alam. But I mean, thousands of employees all over. So sana naisip yan. Sana po. I know naman ni Presidente. I'm sure.
baka may ginagawa. Di ba nananakot lang siya? Malay mo, masurpresa ka. Lahat naman sa air. Baka i-absorb baka naman hindi. Yan, sasabihin niya, joke lang yun. Puro naman na. Tayo naman. Baka bigyan niya ng ibang trabaho yung moro. Speculation lang, di ba? Tal mahilig siya mag-zoom. Hindi niya tayo ako ng station. Dito kayo. Oo nga, pwede, pwede. Sana, concern lang tayo. Doon sa mga mga. Kung ano man yung issue, not siding anyone. Nasa kanila po yun. Kung ano man yung pag-uusap nila. So, we're hoping na maayos na. Thank you, ma'am.